6 na buwang pinasara para isalba ng pamahalaan mula sa tuluyang pagkasira ang isang naghihingalong paraiso. Sa loob ng panahong ito, pinagtulungan ng pinagsanib na puwersa mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang malawakang rehabilitasyon para muling maibangon at mailatag ang bagong simula ng Isla ng Boracay. Sa pagpasok ng Oktubre, nalalapit na ang muling pagbukas ng Boracay matapos ang 6 na buwan nitong pamamahinga. Sa loob ng maikling panahon, kapansin-pansin ang mas malinis na karagatan at malawak na baybayin malayo sa dating madumi at magulo nitong nakaraan. Habang masasabing nanumbalik na ang dating ganda ng Front Beach dahil sa mariing pagpapatupad sa 25+5 shoreline easement, kabaliktaran naman ang eksena sa likod nito kung saan puspusan pa rin ang Department of Public Works and Highways sa ginagawang 12 meters road widening project at ang paglatag ng bagong drainage system ng Tiesa. Yung deliverables po natin, pipe laying po ngayon, tuloy-tuloy po yan. Yung instruction ni clear yung instruction ni Secretary Mark Villar na yung pipe laying dapat matapos po namin. Lahat ng gagawin po namin ay puro concreting works po. Kasama galing Cagban to Elizalde po. So yun ang gagawin po natin. Tapos tuloy-tuloy po yung pagkabit po natin ng curb and gutter. Hopefully we are confident na the time na yan, no, we will be a strong finish yung pulihay sa paggawa po namin ng rehabilitation ng daanan po natin. Tinututukan din ang pagkakaroon ng mandatory sewage treatment plant o STPs ang mga establishmento sa pamamagitan ng isang memorandum circular. Dito sa White Beach, dapat lahat ng establishments na may 40 rooms and above, dapat merong tinatawag na STP. Yung deadline nito sa October 26, hindi sila makakapagbukas kung walang STP. Yung ano naman, yung outside the Front Beach, 50 rooms and above ang mandatory na rini-require na magkaroon ng STP. So, yung 49 and below, pwede nang mag-connect sa sewer line. At natutuwa naman kami at marami na ang nag-comply. Dagdag dito, papalitan na ang lumang drainage line ng makabagong high-density polyethylene pipes na tatagal ng 100 years. Sa kaso naman ng Bulabog Beach, malinis na ang tubig na tinatapon dito. Pasok sa 400 most probable number o MPN per 100 milliliters ang coliform count nito. Malayong malayo kumpara sa dating 2 million MPN per 100 milliliters coliform count. Samantala, patuloy pa ang dredging sa Bulabog Beach para mailatag ang bagong outfall ng Tiesa na aabot sa 1 kilometro ang layo mula sa Pampang. If we're talking of one of the major concern kung bakit nagkaroon ng closure is yung water quality po natin. In the past months po, very consistent na po tayo na within the level na po siya, within the accepted standard na po yung coliform concentration, mababa na po siya, so safe na po talaga ngayon na languyan yung mga dagat natin dito. So based din po sa data na pinalabas ng ating Environment Management Bureau, consistent na po siya na within the acceptable level na po yung water quality dito sa Isla ng Boracay po. Karugtong nito, natapos na ang binubuong circumferential road ng isla na tutulong para maibsan ang daloy ng trapiko sa nalalapit na pagbukas ng Boracay. Sa usapin naman ng mga wetlands, halos hindi na makilala matapos paggigibain at linisin ng mga barong-barong na ginawang mga boarding houses ng mga illegal settlers. We are now at wetland number 6. Ito yung isa sa pinakamaduming body of water dito sa island kasi covered siya ng mga dormitories and shanties ng mga workers natin dito sa island. And if you can see, dito sa area na to, dati ito punong-puno, covered ng mga illegal structures. Ngayon, cleared na po siya.
to pave way po doon sa bagong kalsada na i-construct natin. Magkukunik po itong area na to, magkukunik po ang kalsada mula doon sa may Ati Village papunta dito sa ating main road, and para mabigyan na rin po ng access itong ating talipapa dito sa taas. Po dito, this will be converted into a park. Magkakaroon mga boardwalks po dito, and we're planning na yung mga ambulant vendors po natin ay mailalagay po sila dito para may maayos silang kalalagyan at hindi yung pakalat-kalat po sila. So, may company rin yung isa sa mga water provider po dito. Siya po ang sponsor ng conversion of this area into another tourist destination here in the island. Ilan sa mga hakbang tinututukan ng task force para tuluyang makaiwas sa pag-abuso at maisaayos ang Boracay sa muli nitong pagbukas, ang pagkakaroon ng mahigpit na pagpapatupad ng mga alituntunin gaya ng pag-i-issue ng mga environmental compliance certificates o ECCs ng mga hotels at mga establishmento sa isla. Karugtong nito ang pagkakaroon ng mga lehitimong business permits at ilang safety standards gaya ng fire safety certificates. Dapat bago mag-operate ang isang establishment dito sa Boracay, dapat compliant siya sa lahat ng regulations and laws. Tulad sa DNR, kasi iba-iba ito, interagency ito. So ang DNR, ang hinahandle natin ay yung compliance sa environmental laws. Ano-ano yon? Yung ECC, Clean Water Act, Clean Air Act, pati yung tinatawag naming land status. Dapat ang isang establishment ay nakatayo sa isang agricultural lands or alienable and disposable land. Pag siya ay nasa forest land, automatic hindi na siya bibigyan ng clearance. And kung siya naman ay nagbabiolate sa mga easement rule o kaya mga buffer zones na hindi dapat doon itayo ang isang structure, hindi rin siya bibigyan ng clearance. Sa huli, ang Department of Tourism naman ang magbibigay ng clearance to operate sa mga hotel at establishmentong nakakomply sa lahat ng mga batas at alituntunin ng lokal na pamahalaan. Sa ngayon, aabot na sa 25 hotels ang nabigyan ng environmental compliance certificates para makapag-operate. Aabot naman sa higit 6,000 turista ang pahihintulutang pumasok kada araw sa pagbukas ng Boracay. At bibigyang prioridad dito ang mga taga-Aklan. Recently naman, narinig nyo na mayroon ng ilalinabas na carrying capacity study result na mukhang sobra na talaga. So parang lumalabas doon, aabot lang sa 6,000 per day dapat ang tourists dito. Ang makokontrol yun nga ang sinasabi ni Secretary, na doon pa lang sa di ba, makikita naman natin na ano yung mga accredited o kaya mga compliant hotels. Hawak yan ng DOT. So, sa pag-ano pa lang ng booking, malalaman mo na yung numbers. So, meron na silang system na ginagawa, yung DOT, kung paano yon makokontrol. Na at a given period of time, ito lang muna ang nandito sa isla. So, sa tingin ko pwedeng mangyari. Kasi doon pa lang nga sa booking, mabibilang muna kung ilan lang dapat. At dahil patuloy pa rin ang malawakang road widening project sa main road, maglalagay ng 3 malalaking pontoon plastic floats sa mismong front beach ng Boracay na magsisilbing entry at exit points ng mga turista sa isla. At kung dati-rati nakakabinging tugtugan ang sasalubong sa'yo, lilimitahan na ang mga ito sa front beach. Yung La Boracay, actually, hindi pa ako naka-attend niya na. Pero narinig ko dito, talagang grabe daw yun eh. Walang tulugan dito, and then kinaumagaan daming basura. Mukhang pinag-isipan, mukhang meron pa rin mga events pero regulated. Pero yung mga ganong La Boracay, pinag-isipan nila baka alisin yun eh. Kasi nga, dahil sa effect. Marami ding, sabi ko, hindi, yung stakeholders ang nagsasabi na kung pwede, alisin na yun.
Karugtong nito, ipagbabawal na rin ang mga malalakas na tugtugan sa front beach, pati na ang mga istruktura sa mga baybayin gaya ng mga beach beds at mga nag-aalok ng serbisyo tulad ng island hopping at masahe. May mga complaints din ang mga tourists na pag naglakad sila from station 1 to station 3, for example, ay siguro mga not less than 30 people ang mag-approach sa kanila in nag-aalok ng masahe or water sports activity, na isturbo sila. So yung mga tinatawag na ambulant vendors, mga commissioners dito, yung term nila, ipagbabawal yon dito sa front beach. Pero lalagyan naman sila ng lugar and then talagang magdi-designate ng area for water sports. Yun ang mga ipa-finalize na mga policies. Pagbabawalan na rin ang mga establishmento, lalo na sa front beach, na magkabit ng mga makukulay na ilaw sa puno, alinsunod sa Presidential Decree No. 953. At para hindi maulit ang walang pakundangang pag-abuso sa angking ganda ng malaparaisong isla ng Boracay, iniisipan ng task force na ilalagay sa pangangalaga ng bubuohing espesyal na ahensya ng pamahalaan. Sa ngayon, ang ating ang interagency ay again after opening, nagpo-propose pa rin sila ng mga kung sino talaga ang mag-handle na ng Boracay. May narinig siguro kayo na bida, Boracay Development Authority, 'di ba? Parang SBMA or ganon. So may pending bill na daw yan eh. But hindi pa natin sigurado, but kinoconsider din yon. Mayroon ding sinasabi, maglalagay ng project management office to handle it. Basta ang dyan is para maging sustainable itong ginagawa ngayon. Diba? Talagang pero wala pang final. Nothing is final yet. Sa muling pagbukas ng isla, ibang Boracay na ang muling makikilala. Malayo sa dating magulo at walang sistemang pamamalakad. Naging mapait man sa ilan ang pagsara ng isla, makakasiguro naman tayo na hindi lamang ang mga anak natin, kundi pati na ng mga susunod pang henerasyon ang masisilayan ang ganda ng malaparaisong isla ng Boracay. Isang pagmamalasakit sa biyayang ipinagkaloob ng kalikasan at alay na rin sa buong mundo.